sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Sa magandang gabi po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Ito po ang programang Basta Natural. Ako po si Dr. Erwin Torres. Siyempre pa usapang pangkalusugan sa natural na pamamaraan. May mga pagkakataon na nangangati tayo, nagkakaroon ng pantal-pantal. Yung iba pagka kumain ng mga shellfish, ng itlog, ng hipon, yan, nagkakaroon ng food allergy. And pag-usapan natin ito ngayong gabi, itong food allergies, ano yung pwedeng gawin natin? Ano yung pwedeng makatulong naturally? Talagang concern ang food allergies. Kaya kailangan gawin natin yung mga necessary steps para maiwasan itong ganitong reaction. Matreat kapag ka nandyan, kapag ka sumumpong. May mga paraan para ito'y maiwasan. Lalo ang hirap nito pagka nasa bahay po kayo. Lalo na po sa panahon ngayon, ano? Kaya nga talagang dito, sabi ko nga, 'wag matigas ang ulo. Iwasan 'yung food allergens. 'Yung mga symptoms alam na natin eh. Alam mo kung ano 'yung mga pagkain na magbibigay sa 'yo ng allergic reaction. So talagang tanggalin 'yan sa diet. Although yung iba, kung hindi nyo pa alam yung mga food allergens nyo, pwede kayong magsagawa ng elimination diet. Ngayon, para ma-identify nyo yung mga food allergens, isulat nyo yung mga kinakain nyo or iniinom. Limbawa, mga 2 to 3 days bago yung allergic reaction. Tingnan yung mga pagkain na, kumbaga, first time mong kakainin, bago sa katawan. Iwasan yung mga ganung pagkain hanggang sa mag-improve yung kondisyon. May mga cases na yung may kakainin kang isang pagkain, titingnan mo yung reaction ng katawan, pwede mong tingnan yung pulse rate. Kasi yung food allergy, hindi lang ito yung magkakaroon ka ng pamamantal. May mga cases na hindi nyo lang pinapansin yung bang bumibilis yung tibok ng puso. So, pwede yung pagbatayan. Kumain ka ng isang pagkain, i-record mo yung heart rate mo before and after. May mga pwede namang gamitin na ngayon ng mga gadgets. Ano? Yung ginagamit yun para ma-detect, halimbawa, yung oxygenation, saka yung pulse rate, ang tawag doon, oximeter, yung pulse oximeter. Mura lang yan. May mga 600 pesos. May mabibili na kayong pulse oximeter. Pwede nyong ma-identify yung allergens sa pamagitan lang ng pulse rate. Isa yun. So, kailangan kasi talagang ma-identify. So, kung alam mo na meron kang ganung allergic reaction, iwasan. Ngayon, halimbawa, gustong-gusto mo talaga, pwede mong i-reintroduce unti-unti sa diet. Kung pag kinain mo uli, tapos eto na naman, gano'n na naman yung symptoms, totally talagang iwasan na yung gano'ng pagkain. Kung bibili ng mga pagkain, basahin yung mga labels. Tingnan yung mga ingredients na maaring mag-cause ng allergy at iwasan. So, gano'n din kapag ka nag-order sa mga restaurant, pwede nyong tingnan yung mga ingredients kasi nga pwedeng maging dahilan ng food allergy. Ang isa pa, kumain ng mas maraming probiotic foods. Nung nakaraan, tinalakay natin yung tungkol sa probiotic. Pwede yung makatulong para malesin natin yung allergy. Yan dun sa mga nagtatanong, ano pong pwedeng gawin para mawala yung allergy sa itlog? Unti-unti, pwede kayong kumain. May factor na
nakakatulong para mawala. Merong isa tayong natulungan, may allergic reaction siya sa manok. Talagang nangangati yung tenga niya. Nahirapan siyang huminga, nagkakasipon, bahing ng bahing. Pero nung kumakain na siya ng mga probiotic foods, umiinom siya ng madaming tubig. Kasi ang first aid na tinuturo natin kung may allergic reaction, uminom kayo ng madaming tubig. Lalo na kung nasa probinsya kayo, malayo sa butika na hindi makakabili ka agad ng antihistamine, pwede yon, tubig lang. Pwede nyong lagyan konting asin. Tinalakay natin yung mga basic requirements ng katawan, sinunod niya. At nagulat siya na wala yung kanyang food allergy. Kahit kumain siya ng manok, walang nangyayari. Pero dahil dun sa naituro natin, tuwang-tuwa. Yung mga symptoms like stomach pain and diarrhea, yan, kain kayo ng mga probiotic foods. Yung mga madaming good bacteria para ma-restore yung natural balance ng ating gut bacteria at makontrol natin, ma-prevent natin yung mga digestive problems. Nagpapalakas din yan ng ating immune system. Yung mga probiotic foods, kasama dyan yung yogurt na merong live or active cultures. So, pwede kayong kumain yan araw-araw. Yung iba pang mga probiotic foods like kefir, sauerkraut, miso, kimchi, tempeh. Yan, kainin natin yung mga ganyan pagkain. Ang effect ng probiotics dun sa mga tao, lalo na kung mahina ang immune system, ay iba-iba. There are cases na parang wala kang mapapansin, pero ang nakita, talagang maganda yung response. Nakakatulong para makontrol yung allergic reaction. Pwede rin makatulong para malimitahan yung infection, lalo na dun sa mga, alam naman natin, yung mahinang immune system, nagiging susceptible sila sa infection. Yung pag-inom ng madaming tubig, malaking tulong yan kung sumpong yung allergy. Allergy, ang hirap pag kami ganito, di ba? Yung bang gusto mong kumain tapos biglang lulungkot ka, sasama yung pakiramdam dahil sa nangangati. Pangkaraniwan yung pangangati eh. Pag medyo matindi, nahirapang huminga. Kanina binanggit natin pag-inom ng madaming tubig, pag-kain ng mga probiotic foods, saka iwas talaga sa mga food allergens. Alamin nyo yon, iwasan. Ngayon, pwede rin makatulong yung luya isama sa diet or pwedeng uminom ng salabat. Alam naman natin, sa dami ng pagtalakay ko tungkol sa luya, pwedeng makatulong sa mga gastrointestinal discomfort associated with food allergies. Diba, may anti-inflammatory, antioxidants, antibacterial properties na pwedeng makatulong sa merong digestive spasm, nausea, vomiting, indigestion, saka diarrhea. So meron namang research niya na talagang very potent sa inhibition nung pagre-release ng mga inflammatory mediators. So merong anti-allergic potential. Yan ay base sa isang medical journal na napublish nung 2010. Nung 2014 sa Pharmaceutical Biology Journal, pinakita sa study na ang luya ay nagpababa ng allergic airway inflammation kasi nga nasusupress yung mga mediated immune response. So, inom lang kayong salabat, 2 hanggang 3 tasang salabat or ginger tea daily. So, pwede nyong lagyan ng konting honey. Pero ingat kayo sa honey kasi merong iba na nagkukos din ng allergic reaction sa honey. Ayan, isa pang pwedeng makatulong, green tea. Ayan, may mga research din. Ang green tea may antihistamine property, may antioxidant, saka anti-inflammatory. So nakakatulong sa ating digestive system para mag-function ng tama, pampalakas ng immune system. So inom lang kayo ng green tea. Tapos bawang. Yan, makakatulong yung quercetin na pwedeng makuha natin sa bawang. Ang quercetin ay natural antihistamine. Very effective sa food allergies.
So may antibiotic property, anti-inflammatory, yung antioxidant property, nakakatulong para ma-reduce yung allergy symptoms. Nagpo-promote ng quick recovery. Pwede nyo nguyain lang yung bawang eh. Or pwedeng uminom kayo ng mga garlic supplements. Pwede pong ganun. Isa pang makakatulong, vitamin C. Uminom ng vitamin C. O kaya kumain ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C. Yan, para mawala yung mga food allergies. Kailangan kasi antioxidants, yung mga pampalakas ng immune system. Ang vitamin C, pinipigilan nito yung formation ng histamine, yung response sa food allergens, nakakatulong para matanggal yung mga toxin sa ating katawan. So yung mga pagkain na mayaman sa vitamin C, mga prutas, mga gulay, kainin natin yan. Diba? Lemon, oranges, broccoli, grapefruit, kiwi, yung bell pepper, strawberry, yung mga sprouts like toge, yan, kamatis. Pero just make sure na hindi kayo allergic dyan sa mga binanggit kong pagkain. Kasi iba-iba nga yung reaksyon ng katawan eh. Depende sa development ng immune system. Maaring may allergy ka sa itlog. Ako, wala. May mga ganun. Kaya eto, nagtataka yung iba, bakit? It's an immune system problem. So, kailangan i-balance yung immune system. Yung iba pang mga pwedeng gawin, ano ba, localized lang or mild lang yung skin reactions, konting pamamanta lang, pwede kang maligo ng malamig. O kaya, cold compress dun sa mga affected part, makakatulong po yun. Huwag masisikip yung mga damit na isusuot para hindi ma-irritate yung balat. At pagka may sumpong ng allergy, iba yung pakiramdam niyan eh. So, kailangan magpahinga. Yung activity level, medyo bawasan. Kailangan sapat na pahinga, yung tulog na maganda para mabilis makarecover. Ang isa pa, magpaaraw. Kasi kailangan natin yung early morning sunlight para mag-produce ang ating katawan ng vitamin D at ito'y nakakatulong para ma-modulate yung immune response. Madami na tayong pagtalakay tungkol sa vitamin D. Talagang hindi lang yan pampatibay ng buto at ngipin kasi kailangan yan sa absorption ng calcium kundi dun sa pagpapalakas ng ating immune system. Kailangan yung mga pampalakas pa ng immune system like vitamin E. So, kumain tayo ng mga pagkain na mayaman sa vitamin E, katulad ng tokwa, yan, yung spinach. Kanina, ang ulam ko, munggo na may kalabasa na may spinach. Yan, almond, sunflower seeds, avocado. Alam niyo, mayroon din vitamin E yung hipon. Kaya lang, kung may allergic reaction kayo sa seafoods, medyo kalimutan niyo muna hanggang sa mabalance na yung inyong immune system at mawala. Mawawala din po yan. Merong iba na yung sa alimango. Eh, masarap talaga yung alimango. Kaya, man, tinitiis na lang katwiran, iinom ng gamot. Pero wag pong ganon. Kasi kung kumain ka, katwiran mo, may gamot ka naman, eh kung ang allergic reaction sobra, pwedeng mahirapan kang humingat, ikamatay. Kaya dapat mag-ingat. Bantayan talaga. Kung alam nyo na ang isang pagkain, meron kayong food allergy, huwag pong matigas ang ulo. Mahirap pong magkasakit, mahirap pong ma-hospital. Pwedeng makatulong yung Epsom salt bath to treat yung mga skin rashes. Pwede nyo yung gawin. At importante, katulad na binanggit ko kanina, yung proper hydration. Kailangan uminom ng madaming tubig. Yan, first aid yan for allergy. May mga cases dati na yung pupunta sa gubat tapos may isang halaman na pag nadikit ka doon, ako napakatindi. Ano, lipa ang tawag namin doon sa halaman, napakakati. Tapos may isang klase ng gabi, kapamilya ng gabi na yung balat nila, yung dagta, pwede rin maging dahilan ng pangangati. May mga isda, kaya yan, alamin talaga kung ano yung magkukos ng allergy at medyo iwasan. Yun. Kailangan i-balance yung immune system, yung
yung binabanggit natin, pagkain ng mga probiotic rich foods, yung pag-inom ng vitamin C, ng vitamin E, makakatulong yan para makontrol, mag-normalize yung allergy. Yung bawang, yung green tea, yung luya, pwede yung gamitin natin para maiwasan natin itong ganitong problema. Pero sa pag-iwas, kasama ding iwasan yung mga pagkain na nagiging dahilan nito. Kailangan properly hydrated yung katawan. Makakatulong din para ma-improve yung immune response, yung acupuncture and acupressure, yung dalawa na yan. Make sure lang na properly hydrated, nandun yung vitamin C, yung antioxidant support. Kailangan vitamin D, kaya magpaaraw. Ngayon medyo nagkakaproblema dito dahil nga sa tag-ulan na, sa umaga mapapansin nyo, may mga lugar na walang araw kasi nga umuulan, makulimlim. So i-enjoy natin pag nandyan yung araw, magpaaraw kayo. Kaya kailangan matulog po ng maaga para magising ng maaga para maabutan nyo yung sikat ng araw na malaking factor sa pagpapalakas ng ating immune system. Kailangan yon para sa production ng vitamin D sa ating katawan at ma-activate yung ating mga immune cells para mas maging matibay, mas maging agresibo sa paglaban dun sa mga invader, sa mga mikrobyo na pwedeng maging dahilan ng pagkakasakit. Kailangan talaga na tingnan natin itong mga ganitong problema. Music.